This is Romans chapter 13, verse 10. Romans chapter 13, verse 10. But we can do that at last now. In your Bible, this passage, Romans chapter 13, verse 10. It is taught, love worketh no evil, is evil. Therefore, love is a feeling of love. And this is the other thing that we have to do. We have to do this in the world. 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 Sa iyo din ang Iglesia ay importante ang Diyos para sa lahat. Ikaw ay mong paray ng mga libot, pagkatapos ng mga miling dugo, magpalaan ang isa ka ng mga maong kulianan ay ang miling dugo, ay ang mga lugar ng mga maong ng mga kapitan. Nasa iyo ng mahal, pagbiling mong dugo, o Diyos na ito ko patihin, wala ang dugo ng mga kautang gamit ko, mga katanto, mga kasama, tumuto Diyos, ikaw ang Pisa ko ng Diyos sa aming pagtuos ng buong karoon. Nagambo ako ang ikaw ang magkalalangin ka naman sa kaalam ng ito. Araw ng kasatang sa kanawang pagkaribog ang kapatid sa ganang sakit. O Diyos niya ang isaktan. O Diyo naman Diyo kinumama ko ng isaktan. O Diyo makikarating sa aming sakit. O Diyos, isa naman sa mga kaisunan na tinalim ang upan kanila na sila madalang parang niya. Panalit ko sila Diyos.
And Jonathan
Lord left him go no more home to his father's house. Kumbaga, aron adlaw gipasulod ni Saul. Hari-hari ni si Saul ra, unya amigo si Jonathan o si David, amigo. Kung tanawag na lang sa Diyos, kuyas mo na si David, kayo amigo, anak sa akin. Ato ang amigo, anak ng barangay Tanon. Pero iya, anak sa akin. Pero kung gata ka ng barangay Tanon, yung mga amigo, ay, tingnan niya! Ano ba? Ano ba? Anak ko papa! Ano ba? Barangay Tanon! Hindi lang siya, yung papa, barangay Tanon. Mga kaisunan, kung tanawag mo mga kaisunan, si Saul, in this time, he was the king of Israel. He was the king of Israel. And Saul has son. Nasa si anak, naging nandang of Jonathan. Kaya si Jonathan, nasa si amigo, naging nandang si David. Si David, mga kaisunan, maka-acto, sunod sa balay sa rin. Gawas na itong matugtog siya, pero sa na-close na yun silang Jonathan, namigo silang Jonathan, after killing the giant, mga kaisunan, makasunod na dun sa palay si David na pwede na siya itong inong juice, mukhaong, mga pi, kay amigo niya ang anak sa hari, si Jonathan. Pero diingnan si Jonathan, sayang anak, si sayang amahan. And so took him that day, idala sila nito, o ingnan, and won't let him go no more, home to his father's house. Dili na pasundon si David sa balay sa iyahang papa. O, yung papa, ay na nagkakagbalik din ha? O, ay na nagpasundan, ay amigo din eh. Di na nagpatamakon din eh. Malayang dulo ngayon ko raw, no? Kung siya ikaw sa Bible, di Jonathan, kung siya ikaw ni Jonathan, siya kasita siya, di Jonathan, and David, made a covenant. Amigo si Jonathan, maging amigo, no? Siguro ba yun na, no, Jonathan, ay na nagkakagbalik, ay na amigo din eh, ay na nagkakagbalik, ay na nagpasak ka, ay na pero di na ni Jonathan ni Pepin. Maghimot na kuminan. Maghimot na pag-isaan. Kunya, ingon din niya. Ingon ni Juan, Jonathan ni Pepin. Ako minan, because he loved him as his own soul. Nagbuhat siya kuminan, kato kang David, tungkol kay mahal o gihigugman ni Jonathan ang iyang amigo, ang iyang higala na si David, mga kaisunan. Gano'n mo nga naka-interest ni si Jonathan? Sa una, wala na niya na interest. After killing the giant, nakita niya nga si David, huy, wala ko lang kung muna ito, kuya, wala ko niya si David. So, naging amigo, dito na sugo na ilang kaming amigo, kumanin patay ni David, ang higante, na wala yung dalo sa Israel, na nakikaway na ito, mga kaisunan. Gawas lang sa usang kasigoy ko, naging ang lahat ni David. Now, look at this. Kung hindi mo na yung sulit, alam mo, kanyang ano ba, sulit, sulito, para sa mga na suyurol, patayaw ang scriptures. Mga kaisunan, ang kinabuhi ni Jonathan, grabe din siya kaluyang ng gawin. Nga naman, ngayon na panahon, isang this chapter 18, gilabay ang bangka ni Jonathan ang ni Saul si David. Pero ang tingin na gawin ni Kuya o mga kabata ni, skillful man eh. Maya man yung pang-away, maya man yung pag-gira. So nakalita si David, mga ka na kasimat siya. Pero ang iyan pagiging huyang mga kaisunan, sa diyan na tano si Saul, ipapat siya na iyan amigo ng Jonathan. Si Jonathan na wala ko sinyales kang David, kaya ingon ni Jonathan, kung magpalapat ko pang kao nini, ayaw niya na aki, kaya naalim na ang ato ang amahan. Kung magpalapat ko pang kao nini, gabita, diha ayaw ko na aki, kaya naalim na kumahan, likay ka niya na kanalan. So grabe ko yan. Love forecast no ill. Love is the compelling of the Lord. Makita nyo na ang kumpa ni Jonathan, sayang amigo na si David, pili nyo yan. Pili siya magpunaw na ang amen? Ito yan. Sumutapang yun ang kumpa. Sa ito pa mga isoon, kung ato yung tanawang i-apply ni Jesus na buhay, if we love one another, if we love God, we have to love others as love ourselves, then we should be loyal to them. Pagkita na ito ang loyalty sa ating isipin. Amen? So, hindi mo ibakon. Hindi mo ibakon. Hindi mo istoryan kung hindi maayo. Hindi mo pasakitan. Loyal. Amen? Si Jonathan, wagin na. Nagpasakit din kami. Wala ito nga, Ben, hindi pasakit ka ni Papa, Ben, pagkakit ka. O,
Wala siya. Dati yan mo yan din, Jabed, kung magpagpag, kung magpag, Jabed, ay ali na na, dadas mama, pancho na. Pancho na siya sa mga manilig ko, ni Jonathan. Pero ang Sunan, ang yan mo yan din, naasaya ang amigo kasi Jabed, because he loved him as his own soul. Love is the fulfilling of the Lord. Now, number two, God is the fulfilling of law of the law. Kung saan mo na po ipapakita sa iyong gumagawa sa iyong isip kayo, di nilang mo yan, kundi open-hearted. What is open-hearted means? Open-hearted mga kaisunan, kanagaling mong kasing-kasing na ng apli. Anda mamati, maminaw. Kung na ay mga ishare sa iyo mga sikrito, sikrito yun na. Amen? Usay, pag-ishare mo sikrito nga. Pag-ishare mo yung sikrito nga. Ay sapa, ay sikrito nga. Ay sapa, ay sikrito nga. It's open. Open-hearted. Bakit sunan, kinangan, kapalo ka lang, kung ano, yung heart sa iyo mga isip kayo. We need you. We need someone to share their burdens, their problems. You are there to be open na maminaw sa iyahang mga kapatid, mga kaisunan. Tara ba ito si Nehemiah? Tara si Nehemiah. In the Bible, the words of Nehemiah, Nehemiah chapter 1, verses 1 to 5, the words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass in the month of Tisru, in the 20th year, as I was in Shushan Palace. Kung saan ano? Narito si Nehemiah. That Hanani, one of my brethren, gave me uncertain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that stayed, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. Okay, para ito masasabi ang story. Si Nehemiah mga kaisunan, taas siya sa palasyo sa Susan. Ang palasyo sa Susan, mga kaisunan, takuti siya ng palasyo, takuti siya ng kingdom. Layak di siya na nasun. Sini ang Israel lahi, ang Susan lahi, na yung tabahanti si Nehemiah sa Susan. Pero nito ang posisyon si Nehemiah. Kapag mo ko siya trabaho? Cup-bearer. Do you know what is cup-bearer? Cup-bearer, buong pasamon sa cup-bearer ng suon, dili pa mukaon ang hari, iasa ng kaunod daan. Di ba na yung kaunod ng hari? Hindi, yan, ilawan. Before mo yung mangari, mayroon sa wapong rumaw, no? Parang kita, may managari ko, Christy Mata, suda. Kao, di ba yan, Christy Mata? Ngayon mo dyan lang niya, ang sudan, ang sama, bago na rinsun. Di ba mo kao nangari? Kao na si Maya o rinsun. Pwede nito dyan, no? May dyan ko, mayroon ko, tuba. Ay, di ba, no? Mayroon dapat ang bago na nga. Yan dyan, ay pastor, mag-greenless, pastor, na eh.
Niya ng minintal mo ay pagsulot na dito, nagawas mong iring. Ang iring na tinirahan ka na. Uy, dadala na pa niyong iring na, nagagaling kay kanan. O lagi pa siya, pagdala na lang ang iring pa sa rin. Pagdala na ang iring, pero hindi pa ako yung ito, pagdala pa ako yung ito. Iring ay panala. Uy, na kay Tagalog mo dyan. At ako, gusto lang, things not for sure. At ako, dapat so, yung Tagalog ni Tagalog. You know? Panalagin ang kanyang kapabuyan at kahanupan. Ay, kapabuyan, ay kumaginat eh, bro. Ako yung nagalaw, no? Ako yung kapabuyan. Balagay sa mga, si Hananay, din ay isang kapabuyan. Kapabayan ni Himaya. Kapabayan. Pag-ato niya dito, nag-report siya sa dili maayong balita na nilabot sa Jerusalem, dili may balita na nagtabo sa Israel sa pagsunod sa tinatawag ng wall na nagkabilaw si Nehemiah. Una, grabe ka open hearted ang tao. Bakit tayo mo open hearted? Dili na kayo maminaw. Hello? Dili na kayo nga. Dahil nasunti na minaw ka, kung dili ang open hearted mga kaisunan, pag dahil nagsunod ang burden, matatlan ka. Bakit na lang ikaw sa iyo, naghilak siya, hilak ka. Wala naman na kundi mo problema, yaman na to. Oh. Pero mga kisunan, God, ang iyong heart is open, kay mapili mo ang iyong mapili. Kung sa'yo mo magbunong ka na, ay, magbunong siya. Nandang, nandang, diba na pwede tao na nana ko. Pero mga kisunan, pag siya sa iyong problema, mag-siya sa iyong pagkatod, muhilat ka niya kung kadala o madalat ka sa iyong ibati mga kisunan, mo na iyong tawag na to, open-hearted. Naatay kasing-kasing nga masuntian yun, abli na mamati. Tanawa ko si Nehemiah, and he said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Napindaw si Nehemiah, sa report ng nanay, mura sa tinanin kong hindi niya dito kasing-kasing tinanin mo, kuya pa? Kuya pa na hindi niya madawat ang naitapot sa Jerusalem. Grabe ka, open heart. O niya yun sa verse 4, hindi mo makita ang pamatunan na ang tao open hearted. Ganun ba? And it came to pass, when I heard these words, o niya hindi mo kimaya, when he heard these words, when we heard the negative reports of what was happened to Jerusalem, to the wall of Jerusalem, the Bible says that I sat down and wept. I sat down and wept. Hilak yun. Hilak siya ba? Pagpag-ibon na grabe ka ni Sun, kapatagun, grabe problema din yung nakuha na. Punya ka ang heart na namati, naminaw, open-hearted, because he loved the brethren, he loved the Jews, he loved the Israelites, mga kaisunan. Grabe ang yung heart niya, I sat down and wept. Grabe na mo rin na wept. Siguro ka, grabe siguro, no? Grabe ko ba ng word? Hey, ay pa manila? Grabe mo rin na wept? Dalabunod, mana? Di ba, ha? Oh, grabe niya nila. Kunya, ingon tayo sa Bible, and mourned 30 days, and fasted, and prayed. Grabe niya ni Maya, no? Puro pwede fasted. Sat down a bit, mourned 30 days, fasted, and prayed before the God of heaven. Pagkatumot niya, naginuktok talaga ng mabintis ni Maya, muradwari ka rin ba yan ang inaway, nakatumot siya sa problema ng inaway dito sa Jerusalem, and he has a heart na open hearted mga kaisunan, because he loved his brethren, he loved the Jews, he loved the people of God, na sakitan siya, nagpasya, o nagampok siya, niya sa iyo matapangan ang maong nasod sa Jerusalem, o sa Israel. Open hearted. Mga kaisunan, sometimes, we say that we love our brothers and sisters, and then pag-ay something na i-share sa mga muslimo, usay himong pa natin ang mga kawanan. Wala, dilit natin pakita how open-hearted we have.
mo na mili lang masakita ko ka, pamitatay mo ka, kunya, idoon ko di mo sa Ginoo. Saan sa Ginoo ni Maya? Idoon ka sa Ginoo sa patampo. So, inana ang open hearted. And if you not, okay, that is the fulfilling of law. Maging sunan, ingon sa Bible, love your neighbor as yourself. Igubay mo sa Ginoo, sama sa kalupa sa paglingon, you should have an open hearted. Ano ba na? Naatay kasi-kasi na atli mamati. Di nila ikaw mamati, kundi mo function hindi sa iyo ang binagay na ibu kong patiyon ang hiyahan iba. Amen? Amen? Now, number three. Kung saan ang ito ulang, ulang, sama sa loyal din Jonathan sa iyang amigo kasi Nobel, open hearted, sama sa kasintasin ni Nehemiah, makalungkong kung problema, maproblema po siya, masakitay po siya, kunya nag-ampo siya sa Ginoo, aron niya matabangan ang mga problema, and then, kinanglan ang valiant. Valiant means, what? Showing courage, courageous, brave, isuli, pagkita, umat, amen? Nabay ang Ginoo niya, dilit, show me. You can show me the Messiah, the Buddha. Mga isunan, si God is love. Amen? Ipakita sa amahan ang iyong Buddha na ito. In what way? In which is only begotten Son. Unya, giyon sa akong magpakita ni Jesus Christ ang iyong Buddha na nimo. With sacrifice. When he gave his life on the cross of Calvary. When he died of Calvary. He showed everything. Muna ang Bible, kung hindi mong tanawin sa Romans chapter 5, verse 8, kung hindi mong Romans 5, ipakita, no? Dapat isod ka mong pakita sa hukma, diya sa tumisip kayo. Verse 5, this is brotherly love. We're talking about the brotherly love. Because there are four kinds of love. Agape, which is the love of God to human, human to God. And then love of storge or strogeo or sagos, love of family. Family alam. Parents to children, children to parents, and relatives. And then kato in India of filial love. There is chapter 5, verse 8. Gugma ni sa Diyos na iyan yung ipakita. Look at verse 8. But God commended His love toward us. God will not commend us. Huwag pa sabi sa word na commendus. Iyang ipakita ang iyang gupang ka na to. In that while we were yet sinners, Christ died for us. So, hindi mo niya, sayo ka, di mo mukusyo. Kaya hindi, mamatay na ang tao. At dito na mong hirap, blood ka rin natin. Sabi niyo sa mga kamahal. Sabuhin, huwag yun. So, patay na. Dito na, dagot na yung bulak. Ihatag yung bulak. Oo. Pero sa buhay, bisa bulak sa tututo. Huwag ka naman. Pero na, may 5 downgrades of love, no? 5 downgrades of love. Kaya yun pa nila, tagaan mo bulak. Di man yung bulak, iyahang dinahan. Di man yung makulit ang bulak. Bukas man niya, isang sako, ang yung makulit. Sabi yung kinin mo bulak, kumpay ito eh, mahal din eh. Hindi mo mula yung kitatan. Ah! Alin pa kayo sa akin bukas, saan mo ng bulak? Tanaw din mo pa yung kapit yung love, no? Kaya hindi pa yan na lang ma-appreciate. Yan, doon, nag-import-import na ka. Ingon pa dito sa mga swati sa pulis, pero dapat grateful daw yabon. Kung wala din mo wala ang magiging grateful na kung nagahanta, kung masalamat ang ta, pero ikaw na buhanta para ma-appreciate yung dia ang inuwang ipakita ng lukma, kinanggal tanaw ni mo kung saan hindi ang ganahan. Amen? Pagkala mong chocolate, siya hindi mong kawang chocolate. Kaya sa akin na iya ha. Oo. Hindi sa akin palita. Kamu lang yung chocolate. Sa akin sinko. Hindi na gusto ka. Oo. Ya, atin mong ipon-ipon ka. Kaya tak dapat. Hindi na tanong sa akin. Chocolate. Hindi na lang kailangan chocolate. So, why not be chocolate? Amen? Kapag yung kamutan ako kung sa'yo hindi mo appreciate niya. So, ipakita din mo sa mga buhay pa. Kaya Ginoo, nagpakita ko siya sa buhay pa. Kung sa'yo, but God committed His love.
kita mo makita sa imong kuma, diya sa imong isip kay Lord. Amen? Isip kay Lord. Tingnan pa sa Proverbs 27:5, mo nilindot kay na verse, which yung book at siya, okay, sa mga dito sa police kanya sa squadding, tingnan mo, kay kinaklan mo yung kamubad mo kung sa'yo, kung tama kayo, kung natin yung sa'yo, kay ang sa'yo, sa'yo, mana, yung minun sa niya, masukok man yung noon, mag-isok. Mag-isok. Di ba, sa'yo niya, kasama ano, masukulok? Maglakot mo, mag-isok. Yung bisan, na sa'yo na, kung natin kasama ka ng sa'yo, ang mali ka po, ang nakasabak. Sabahan ko nila, yung bakla niya, kahit kami, sa pilihan. Di ba? Pero ang wala ang kita tao, nga ang kasama, ang kato, kanang word na essential, kanang katakan importance.
If you love your neighbor as you love yourself, kinahanglan essential siya sa imo. Importante. Amen? Importante. Para kita karon, dili siya mag-pray. Di siya mag-pray. Ano nga yun? Paano mo kita muna? Kukulos yung kayo na siya karon mo na mura mo nung paala na ikaw. Pero ikaw, kawal mo nung karon. Bela, dito siya karon mo ang pura. Diba? Suntian, gawas ka suntian, kung essential sa sayo ha, hindi mo siya tigat, hindi mo siya kilip, hindi mo siya masakit. Tanawa, Proverbs 18:24, a man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a treasure. So grabe, ang amigo na ito, amigo, nga titik pa siya kaysa isungon. Muna niya sinabi ng si Jonathan na napila niya. Dito, si Jonathan ay mga isungon. Sinabi niya mga isungon. Pero mga isunan, ang dihimo din niya, although it is a picture of the Lord Jesus Christ, mga isunan, pero makita niyo mo din sa tao sa man Jonathan. There is a friend that sticketh closer than a brother. Mas dikit pa sila kaysa magsuko. So, mga kaisunan, naikis kung dikit ka, ito nga, labaw pa sa isuon, ang iyong amigo, kinakantagaan mo siya ang importance. Essential sa iyo. So, karun, kung essential siya, tulungan mo siya kung makita niyo nga, dili na tama iyang dalan, hindi mo siya tinod, hindi mo siya tinig, hindi mo masakit. Hello? If they are essential to you, if your brothers and sisters in Christ are essential to you, makisunan, you have to lead them in the right path. You have to lead them in the way na si God mag-glorify you. Mag-glorify you. Hindi mo siya i-lead yung mga ato dito sa kapahamakan o sa hindi maayon ay ito. Amen? So, yung mga siya dito, kaya kado kung mumusulti yung kanangkuhan, kung sa'yo mga kung musulti na yung katawan ka, kasi wala na makita sa kuhan. For example, si Noah, ano ba, Lot? Si Lot, hindi na niya yung anak, yung mga umaga, na manglakaw na dili na siya. Kaya iyon ang Diyos. Pagkadungod sa iyang umagad kung siya ang anak, na tingon ang Diyos! Mga tao ka sila. Tingon sila, tanong, doon ko ganoon may pata, tingon ang Diyos. Oo, tanongan, tuwan mo ko, napakuhan sila ba? Na tingon ang Diyos! Iyan, tunawang kini, pinaagis ka layo, kini mong sila. Nakalitan sila, motong video na ginagira, kaya sila, kayo ng katos ka sila. Pero mga isunan kung nakakita na nato ang ating hukma na ito sa ating sinayon. We are essential to you, and if we are essential to you, you have to lead them and guide them to the way na glorify ang ito. Hindi mo siya dalawin dito sa kapahamakan o sa kalayitan. Love is the fulfilling of law. Kung naa ang hukma, mao na siya'y ginagawa na itong katumanan sa palawag, ganyan ka sa mga sulatan. Love yourself and love your neighbor as you love yourself. Ipakita niyo ang imong gumpa nato sa iyong isig kay God, susama sa iyong maligumpa sa imong kaway niyo. Amen? So, okay ba? Pwede ba na ato mahimo to be loyal? To be what? Number two. Open hearted. Ano ho? Okay. And then number three? Valiant. So, isulta mo, if you love our brothers and sisters in Christ, isulta mo magyong, open with you, is better than spiritual. Hindi rin natin kung hindi na ako lang na sila masaktan. Where is God? Ako inun. Kunya, ipakita na ako that they are essential to us. There is a friend that speaks closer than a brother.
Your brothers and sisters must be essential to you if you love them. So kung may grupa na kanila, sila ay importante kila sa inyo. Lord, thank you so much, our God, that you teach us tonight about your love. That love is the fulfilling of God. Lord, we have to show our loyalty. Another Lord God, we should have an open heart. And also, the voice of the Lord, we should be kind to show our love to others. And we must express also that we are essential to us. Lord, help us, O God, na mahimok na po ng palotes para gasin ang araw, gasin ang oa, sa mga iglesia. In Jesus' name, amen.